Well, guys, uwi na tayo. Salamat sa kape. At dito na ako nagkape, mga guys. Dinalaw ko lang yung aking kaibigan dito sa kanilang manukan. So, pa-uwi na tayo ngayon. Dito na ako. Okay. Ingat. Okay. Well, guys, pa-uwi na tayo. Tama tayo at palabas na tayo dito sa may manukan. At pagdating ko dyan, binigyan niya ako ng kape, nagtimpla kami ng kape, nagpainit kami. So, pinapakita ko lang, guys, yung kanilang manukan dito. So, guys, yan yung mga nakakondisyon na sa loob. So, ayan. Yan po yung mga manok dyan. Hanggang doon. Sa taas. Ayan, parang inahin. Parang inahin. Abi na ba eh. Ayan, guys. Ayan yung mga palahi. Mga palahi yan. So, ayan. Mga guys, kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe po sa aking munting channel at pakipindot na rin po ng notification bell para po ma-update kayo sa aking video. So, matagal na po ako hindi nakakapag-video, pero nagka-problema kasi yung aking cellphone, kaya ngayon bagong gawa to, guys. Wala pang pambili ng bago, kaya pinagtiyagaan ko munang gawin paggawa. Guys, ayan yung aking dadaanan papunta dun sa may pilahan ng tricycle sa may Acacia. Medyo malayo yung lalakarin bago makarating kayo dun sa karating tayo dun sa may sasakyan ng tricycle. So yun po.
Ayan. Hanggang doon po ang ating lalakaran. Ayan, dyan ako dumang kanina. Pababa na yun. Tapos paahon doon. Ayan, ayan. Ito hanggang dito. Lakad hanggang doon sa makarating sa may pilahan ng tricycle sa Acacia. Sa may covered court ng Barangay Pulido. Pangalawang court ng Barangay Pulido. Parating na tayo dito sa may pilahan ng tricycle. Ayan guys, malayo-layo pa tayo. So ayan. Guys, parang makukooperate na naman tayo dito dahil nadaanan natin yung maingay tapos may tugtugan pa, kaya video binilisan ko yung aking lakad para hindi siya makopyright. Shout out kay Hi. Mr. Ike. Shout out kay Bobol Blogger. Ano galing? Manok? Oh, dyan sa manukan. Paki ano ha, sa papatawag tayo ni Kapitan. Kapitan sa Mimihi, lahat ng nag-high school. Okay. Kailangan umapir kayo doon para kasi ipapatanggal daw yung ating pagka-high school dyan. Hindi, lahat. Sila din. Tanggalin nila din. Kaya nga, hindi tayo pwedeng magpatanggal yung ano tayo, legal tayo. Legal tayo eh. Kailan daw, kailan? Basta magpapatawag na lang yun. Sabihan mo na lang yung ibang nag-ano. Diba sa itim, kayo nila Rule? Oo. Si George, si Kambal, si ano, Arman. Lahat ng nag-high school kailangan pumunta tayo doon. Sige, pagkaroon na para ibigay nyo rin yung side nyo. Para... Sige. O, sige. Okay. Salamat. So, ayan guys. Nagkakaroon kami ng problema dito sa aming main terminal. At maraming sumasaw-saw doon sa aming pamamasada. Hinahaluan na kami ng mga kulurum. So, hindi namin nahahayaan na magka ganyan dahil kami, mga legal kami. May prangkisa kaming binabayaran sa ating munisipyo. So, hindi natin pwedeng payagan yung ganun.
at para hindi kami maano doon sa aming paghahanap buhay, ilalaban namin ng maigi yung aming karapatan. So ganun lang ang gusto namin mangyari. Hindi kami papayag na matanggal yung aming paghahanap buhay. Ang kailangan matanggal dyan yung nangungulurong. So ayan, nagbablog ako ate. Shout out na lang, shout out. So ayan, ito na yung aming pilahan dito. At dito, pilahan namin dito sa baba. Shout out idol. Shout out. Ay, may sasabihin nga pala ako sa inyo. Di ka naman nag high school ano. Si Mang Rode, paki ano na rin. At ipapatawag daw tawe mo ni Cap doon sa ating pilahan na ano. Papatanggal niya daw yung naga high school, papatanggal niya daw. Kaya nga, ayun ang ano, kasi nagpetisyon kami. Nagawa kami ng request. Nagawa kami ng request na pinipetisyon natin yung pilahan dyan sa Block 1, yung mga nangungulurong. Ngayon, ang sagot ni Kap, na ganun na rin lang, hindi tabla-tabla na, sabing ganun, damay-damay na, para pati daw tayo ipapatigil yung ating pag-ano. Hindi tayo pwedeng tumigil dahil nagkahanap ba tayo. May prangkisa tayo. Oo. May bas-bas tayo kay Chibaria pa. Oo. Meron tayo ano. Si Mang Didoy sama ko siya. Si Mang Didoy ko usap niyo dun eh. Yung si Chibaria yung nagsabi na isa kayong high school eh. Kami ang inanunun nung ano, kami nila Mang Didoy kasi pinayagan nga tayo nang dito lang tayo sa kanan papuntang high school kasi dapat binawalan tayo, pero inano namin yun, kinuntis namin yun, kaya hindi tayo pwedeng paalisin dyan. Kapitan sa Mimihe ay nagpatawag, si Kapitan Udeng ipatatawag daw kasi pinareceive namin yung request namin doon na bakit may nangungulurong dyan. Pero kaya kami inuna namin siya para hindi lang sabihin na binabypass natin yung kapitan dyan. Ngayon kung hindi niya aksyonan, saka natin iakyat doon sa taas. Sa TMO tayo hingi ng tulong. Na yung nangungulurong. Kaya kami nasukan din eh. Kaya nga. Kaya kami nasukol din eh. Kaya mo eh. Oo, yun. Nakakahanap pa ng ano eh. Toy, napatabihan mo yung mga paint dyan na puluntila. Saka, yan ang itumbong mo doon na. Oo, tsaka uunahin din natin kay Gambol kung anong magiging ano na ito ni Gambol. Kaya nga, siyempre, huwag lang natin din iwala sa ano natin. Natural lang na ipa-ano natin sa kanya. Kasi siya ang presidente ng federasyon, kaya hindi natin pwedeng i-bypass yan. Lahat ng pwede natin lapitan na ano, lalapitan muna natin bago tayo gumawa ng hakbang papunta doon sa dulo-duluhan na. Ang alam ko naman gagawa pa lang kami ng ano na hindi walang magiging magandang pag-uusap dyan kay Kapitan. Dahil siyempre kakampiyan ng mga tagarian yan. Ngayon, gagawin natin. Hindi, ibig sabihin, yung member, may karapatan tayo magbigay ng kanya-kanya ng opinion. Sakay. Kailangan, nandun din kayo.
para ibig sabihin, nagkakaisa tayo. Ngayon, kung halimbawa, ano man ang mapag-usapan namin doon, kung halimbawa, hindi naman tayo mga perfect, eh kung nagkamali kami ng ano, eh di kami na naman ang sisisihin nyo. Siyempre, ang, kaya namin inaano, lahat ng nag-ano dyan, dahil hindi naman tayo dapat mag, ano dyan, kung hindi naman tayo dapat hinahaluan ng mga kolorong dyan. Hindi pa magpapatawag yun eh. Hindi pa tayo pinapatawag. Kailangan, pag magtumawag, kailangan lahat ng nag-high school dyan, umano, para magkanya-kanyang ano ng opinion. Kasi iniiwasan namin na kung ano man ang kalalabasan dyan, halimbawa, kailangan may decision din kayo kung anong mga opinion nyo para mapakinggan din namin. Kasi kung kami lang, puputaktihin na naman kami. Halimbawa, nagkamalan na naman kami ng decision. Puputaktihin na naman kami ng mga member. Kaya yan ang inaano namin. Yan ang iniiwasan. Dahil lahat naman tayo may karapatan dyan, di ba? Ang kinakapihan ni Kapitan para hindi siya member dati dyan. Oo nga eh. Hindi na maging kapitan yun, pag bumalik na yun, dapat na. Hindi marunong. Hindi tayo pwedeng hindi tumanggap dahil member yan. For life ni member dyan. Oo. Ang member dyan, ano na yan, habang buhay na yan. Huwag ka lang gagawa ng hindi ka nais-nais at pwede kang tanggalin sa pagka-membro. Kaya yan lang ang inaano natin. Kinakampihan niya yung walang ano. Oo, walang mga pakinabang. Samantala tayo, nagbibigay tayo sa kanila mga pangkape. Ngayon, kung hindi niya aksyonan yan, eh di putulin na rin natin yung suporta natin sa kanila sa ano. Ganun lang talaga. Ganun mangyayari niya. So, ayun guys, tapos na yung aming pag-uusap dito at inikayat ko ng aming member na sumama doon sa gaganapin na pagme-meeting doon sa naging problema ng aming terminal, main terminal. So, aasahan ko na magkakaisa kami mga member at officials. So, ano namin yan? Gagawa namin ng paraan para huwag kami matanggal at ipapatanggal namin yung nangungulurom dyan. Dahil naimbis na sa amin yun, kasi kami ang nagbabayad sa munisipyo, ay napupunta sa mga nangungulurom. So hindi namin papayagan yung ganun. Kung maaari lang magagawa namin ng paraan sa maayos na pakikipag-usap. Ngayon kung hindi kami nila aksyonan, hindi kami bigyan ng katuparan sa aming karaingan dyan, ilalapit namin to sa federasyon. Pagkatapos sa federasyon, kung ano naging reaksyon doon, halimbawa, naayos na ng federasyon, hindi na namin ito pararating sa munisipyo. Sa federasyon pa lang, kung magagawan nila ng paraan, so hanggang doon na lang tayo matatapos. Pero kung hindi pa rin maayos doon sa federasyon, saka namin ilalapit to sa mayor's office at saka doon sa TMO. Dahil nagiging lugi na kami gawa nung kami ang nagbabayad sa munisipyo, ano man ang mga bayarin sa munisipyo ay updated naman kami, lahat naman kami updated dyan sa ano, magprangkisa or mga anong kailangan mga requirements dyan kami kumukuha. So yan, hanggang dito na lang ang aking video. So